Good morning to each and every one of us. Nandito po ako ngayon para po batiin po ang atin po mga kapatid sa Panginoong Hesukristo na tinatawag na mga Baptist. Alam po ninyo ko, wala po akong denomination, wala po akong pwedeng itawag sa akin na ako ay belong sa isang group or organization. Hindi po ako member ng anumang institutional church. Pero ako po ay miyembro ng katawan ng Panginoong Hesukristo. I'm part of the body of Christ because I am a believer of the Lord Jesus Christ and accepted Him as my Lord and Savior. So, ang mga Baptist po ay kapatid ko rin po sa Panginoong Hesukristo. So, binabati ko po ang mga Baptist sa kanila pong, I think ngayon pong kauna-unahang National Baptist Day. So, palakpakan naman natin ang mga Baptist na kapatid natin. So, natutuwa po ako na nire-recognize po no, ng ating bansa ang isang samahan na nagpapahayag ng gospel. May kwento po ako sa inyo. While growing up, syempre maliit pa po akong bata, around 5 or 6, meron pong mga Baptist na nag-rent doon sa bakanting building sa tabi po namin, ng bahay namin. So, it's something na talaga na-observe ko while growing kung gaano po sila kasipag sa gawain ng Panginoon. Actually, meron po silang midweek service ng Wednesday. Okay? And then, meron sila ng Friday. Mm-hmm. At Sunday. So, tapos yung pastor po nila o yung namumuno po rin sa samahan na yon, lagi pong nandoon almost everyday, chine-check po yung lugar. Tapos, meron po mga nagpapa-counsel sa kanya na pumupunta roon. You know, it's something na talagang tumatakpo sa isipan ko bilang bata. So, syempre as a kid, hindi ko pa po alam ang tunay na kung paano yung tunay na relasyon na meron tayo sa Panginoong Hesukristo. Okay, pero alam niyo ginagawa sa amin, tuwing meron silang affair, pinapupunta kami doon, pinapakain kaming hamburger, spaghetti, masarap po mga pagkain. At syempre as a kid, ayun po ang pinupuntahan ko roon, may ice cream pa paghapon, no? So, sabi ko hindi ko palalampasin ang araw na to nang hindi ko isineshare yung experience ko sa kanila. At alam ko pa yung mga pangalan ng mga iba, si Ate Norma, okay? Tapos nakalimutan ko na si Kuya Michael, ayan, isa po, sila po yung umaalalay sa amin. Tapos, pinag-take nila ako ng, ano tawag ito, Lord's Supper. Nag-join ako. So, merong botelya ng Pepsi. Tapos, yung maliit na ano lang po, yung botelya ng Pepsi, pinaghati-hati po yung nilagay sa isang maliit na baso. Tapos, meron pong pandesal. Yun po ang ginamit namin na, hindi pandesal, skyflakes. Pinagputol-putol. Yun po yung ginamit namin na pinapay. Hindi ko po naiintindihan pero bata pa po ako. Hindi, madalas po kaming tawagin tuwing may, meron silang mga Bible studies. So, malaki pong part ang mga Baptist sa buhay ko kung paano ko po nakilala ang Panginoon, Hesukristo. And then, ang Panginoong Hesukristo, napakabuti pong talaga sapagkat bata pa lang po ako nataniman na po ako ng salita ng Panginoong Hesukristo. Okay? At tuwing magmamahal na araw, alam niyo meron silang projector. Hindi po siya DVD, hindi po siya VCD, hindi siya projector po yung parang sa sinihan, yung umiikot. Hindi ko po alam ang pangalan, basta umiikot siya tapos papapatayin lahat ng ilaw, magpapalabas. And then, ang pinalabas po nilang pelikula, kung hindi po ako nagkakamali, The Living Christ Series, Tagalize. Tinagalog po nila yung part na ipapako na si Jesus sa cross. Doon ko po nakita na talagang yung paghihirap at sakripisyo talaga ng Panginoon ay talagang grabe. Kasi maganda rin yung pagkagawa ng pelikula at nakatagalog pa bilang isang paraan para ang mind ko ay tawag ito, makita kung ano yung pinaghirapan ng Panginoong Hesukristo. At dahil po yan doon sa mga Baptist na Ate Norma, Kuya Michael, and all that. Tapos, meron din po silang mga special programs, mga Christmas party. Ini-invite po kami kahit hindi kami mga Baptist noon. Mga bata pa po kami. Napakabuti po nila. Kaya nung umalis po sila dyan, nalungkot po ako. Hindi ko po naiintindihan. Hindi pa po ako nakakakilala sa... Masyado ba akong bata, no? Hindi pa ako nakakakilala sa Lord. Okay.
At ang ginawa po nila, binigyan ako ng mga aralin, ganun-ganun. Ito pong kwento. Yung aralin na isa sa binigay nila sa akin, na itago ko po. Naitago po ng mother ko yata somewhere. Kaya nung dumating po ako sa tamang age, binasa ko po siya. Okay, makinig mabuti. Binasa ko po siya at nakalagay doon na si Jesucristo lang ang tanging daan para maligtas. Then I decided to accept Jesus Christ nung nabasa ko yon. So, hindi lang nila alam yung epekto noon sa buhay ko. Kasi bago ka pa po mabasa yung pamphlet na yon, may mga nagpapatutuon na rin po sa akin na ilang mga pastor. Hindi ko sasabihin na hindi tumimo, pero hindi pa siguro time yung seed para lumago. Pero ang ginamit pa rin ni Lord talaga, ni Lord Jesus, yung pamphlet ng Baptist. That's why, pagkabasa ko po ng pamphlet na yon, nag-pray ako. Ng salvation prayer, sinner's prayer, I invited the Lord Jesus Christ into my life. At simula noon hanggang ngayon, I'm saved. So, hindi ko pa papalampasin ako. So, dahil po yan doon sa pamphlet na ibinigay ng mga Baptist, napakasipag po ng mga Baptist sa kanilang gawain. Actually, sa lahat po ng mga Christian denominations na institutional church, sila po ang pinakahahangaan ko nang merong dedication, merong tamang doktrina, okay? Karamihan po ng binabasa kong libro, bakit ako lumago ng gusto ay libro ng mga Baptist. Okay, sila po, unang-una, we are saved by grace, we are saved through the blood of the Lord Jesus Christ, okay? We believe in the Trinity, one God in three persons, hinigit sa lahat yung person ni Jesus Christ, talagang yan lang ang nag-save. Saved by grace. At osas tayo. Once saved, always saved. Yan ang turo ng Baptist. Kaya, maski hindi ako member ng institutional church o kahit anong churches, mahal na mahal ko ang mga Baptist. Sa lahat ng mga organizations na existing sa Pilipinas ng mga kinalaman sa religious movements, kana natin, ang Baptist po ang pinakamahal ko. Ang Baptist po ang malapit sa puso ko. At pinakahahangaan ko. Pinagmamalaki ko po na ako ay na-train din ng isang pastor ng Baptist. Nung bago ako mananampalataya. Ang pangalan po ng pastor, hindi ko na po pangalan ng apelido, dahil may edad na rin po siya, si Pastor Angel. Palayo lang po niya yon. Pero we call him Pastor Angel. Napakasipag na pastor. Meron po siyang program dati, no? Sa radio, sa TV yata, kung meron din, hindi ko na po matandaan, somewhere sa probinsya po nila. And ngayon po yata nasa Amerika na po siya. I hope okay po siya, no? Wala pong imposible sa Panginoon. Lord ang nag-sustain. So, ayan po. So, sabi ko, I really need to share this. Wala akong ibang hinangaan, minahal na religious organization na Christian movement maliban sa Baptist. Maski yung pinuntahan kong church dati na naging member ako ng matagal, hindi ko minahal na katulad nito. Katulad ng mga Baptist. Ang laki ng paghanga ko sa mga Baptist. Sobra. Okay? Kahit na siyempre, ang paniwala ko, hindi naman ako naniniwala sa pananiniwalaan nila na kasi sila institutional church. Pero wala akong pakialam doon sa barrier na yun. Mahal ko sila. Kapatid ko sila kay Christ. Okay? So alam niyo naman ako, ayaw ko ng away, ayaw ko ng gulo. Pero sasabihin kong totoo, kahanga-hanga po mga Baptist. So, sa lahat po ng mga kapatid natin kay Jesus na mga Baptist, Happy Baptist Day po sa ating lahat. Thank you po again. Jesus truly loves us all.